siyudad ng Sultan Kudarat sa Mindanao, meron di manong mga miyembro ng isang kulto na kumakatok sa mga bahayan tuwing gabi. Kaya naman ang mga residente nababalot ng takot. Kabilin-bilinan ngayon na sa pagitan ng alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, huwag na huwag pagbubuksan ang sino mang kakatok. Hindi normal, parang abnormal. Parang ganito siya, oh. Nakakatakot talaga pag nakakakita ng ganun. Meron daw kasing gumagala rito na tatlong beses munang kakatok ng malakas. Totoo talaga na minangangatok. Ngayon, bukas at magpakailanman. Hindi raw ito ordinaryong nilalang. Matangkad, kulay itim, may mahabang tenga at namumula ang mga mata. Ang una raw biniktima ng mga banutok ang bahay ng pamilya Kasan. Alas 12 ng madaling araw daw, nito lang January 16, nung nakarinig si Ahmad ng tatlong malalakas na katok. Gusto ko man bumangon pero ayoko talagang bumangon dahil nakakatamad, dahil walang rasyon. Doon na napansin ni Ahmad na may gustong pumasok sa kanilang bahay. Si Jinky naman, nito lang Lunes ng madaling araw, nung di mano sila'y kinatok. Humihingi po kami ng tulong. Natutulog daw noon si Jinky kasama ang kanyang mga anak nung nagising sila sa tatlong malalakas na katok. Sobra na akong nangihina dahil sa gutom kasi wala na kaming bigas. At kaya kung ano-ano na lang nakikita ko. Natutulog daw noon si Jinky kasama ang kanyang mga anak nung nagising sila sa tatlong malalakas na katok. Baka yan na yung magbibigay ng rasyon. Hoy, gising kayo! Gising kayo! Baka maunahan tayo! Bilis! Iba talaga ang pakiramdam ko kapag natutulog ng gutom. Ang bigat talaga ng pakiramdam ko kapag tumatayo ng walang rasyon. Nakakapanghina talaga dahil wala na kaming makain. Sinasapian daw ang kanilang mga miyembro. Sa gitna ng pangamba ngayon ng buong mundo sa COVID-19. Hey! Nagugutom na ako! Oh, anak! Anong makakapagbaga rin sa'yo? Rasyon! Rasyon! Bibigyan na kayo ng rasyon! Ay, salamat mo dahil makakakain ang anak ko! Ano lang nga yung sa anak mo? Anak! Anak! Andito na pagkain! Asan mo? Yeah.